Hello, mga kauragon! So, welcome na naman sa panunong vlog natin. So, ito ang inyong likod, Gerard A-E-G. What an A-E-G-A, Gerard A. So, welcome sa ating panibagong vlog na naman. So, ngayon po, ang araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay walang iba kundi ang aking sarili. So ipapakilala ko po ang aking sarili sa inyo, mga madlang people. So getting to know me. All right. So mga kauragon, so unang-una, ang totoo ko pong pangalan ay Banyo Gerard Shadow. Kaya po kinuha ko ang aking pangalan sa aking channel ay AGA. Alright, so so naghanap tayo ng mga tanong sa ating Facebook page. At kumuha tayo ng iilang tanong doon para babasahin sa inyo. So nandito ang aking computer. Ano po, so babasahin natin sa inyo isa-isa yung mga napili natin, alright? So, kanina, napakilalan ako, pangalan ko, AGA is Gerard Abanyo Gerard Ashadow. So, Ashadow po ang aking nanay, Abanyo ang aking tatay. Definitely, yun ang totoo. Alright, sunod na tanong. Okay, so, papaano mo papakilala ang sarili mo kung ikaw ay nag-a-apply ng trabaho? So ako po ay nag-a-apply sa inyo na maging subscriber kayo ng channel ko. Kaya ako po ay magpapakilala sa inyo. So ako po ay si Gerard, nakatira sa Bicol. Okay, kaya po is Bicol. Cool tayo mga kauragon. Kaya tayo po ay isang oragon. Okay, so Bicolano po tayo, maurag sa lada, na maarang, na sambalas. Alright. So kami po ay apat na magkakapatid. And so ako po ang apat na magkakapatid. So dalawa na lamang kami ngayon, yung panganay at saka bunso ay wala na. Kaya yun, dalawa na lang kami, babae at lalaki. Isa lang po ang babae namin sa pamilya, kaya yun. Alright, then mahirap lamang po kami. Kami po ay taga Bukid lamang. Yan, yan ang aking ama, isang magsasaka. Right? So kaya sanay tayo sa kaning sabi nga niyan is bukid. Yan, duma ang tawag, duma ang tawag sa Bicolano. Right? Nag-aral po ako ng high school sa Bangkaroan National High School, kaya yung mga kabatchmate ko diyan, so kung kilala niyo pa ako, ayan, so paki-subscribe na din ng channel ko, right? Then nag-college po tayo sa Bicol University College of Industrial Technology. Yan. So, diyan po tayo nag-college. So, ang course na kinuha ko po ay BSIE, major in welding. All right. So, madalas walang naniniwala sa akin na welder daw ako kasi medyo maputi daw kasi, kaya hindi pwedeng maging welder. Ayan, alright. So, yun. Nag-aral po tayo ng apat na taon na ang aking kinuhang expertise ay welding. Kaya po, madalas makikita ninyo sa aking mga videos ay mga welding tutorial. Alright? So, BSIE po kasi po tayo po ay isa ding teacher. Okay po. So, yun. Mamaya pag-uusapan natin niya. Alright. So, yun. So, punta na tayo dito sa inyong mga tanong. Okay. Unang tanong. Yun. Sinagot ko na. Saan ka po nag-aral?
So nag-aral po tayo sa Bicol University College of Industrial Technology, major in welding technology po tayo, BSIE. Yon. Yon. Taga saan po kayo? Alright, so lagi ko naman sinasabi, tayo ay kauragon, mga uragon, mahilig sa maarang, sa lada. Yan, Bicolano, pure Bicolano kita mga kauragon. Ito, then next question. Yan, so ito po ay yung mga tanong ng mga nasa ano natin, mga ka-friendster, ka-Facebook dito sa ating Facebook page. Alright, yan, ilang taon na po kayo? Yan, ageless. Alright. Ageless tayo, so nasa line of 3. Alright, okay, so medyo bumabata kasi tayo eh. Alright. Then, ano po ang trabaho ninyo? Alright, so ang trabaho ko po ay isang teacher. Okay, so, yun. Sabi ko na din kanina. Alright. Ilang taon na po kayo sa pagtuturo? Alright, ako po ay magsasampung taon na din sa pagtuturo. So, hindi pa naman tayo masyadong katagalan sa pagtuturo. Alright. So, ano po ang inyong experience sa welding? Alright. So, siguro matatawag nating experience na din yung nung college kasi ako. Medyo sabi nga niyan, dahil hindi naman tayo kayamanan, ano, wala naman tayong pantustos masyado sa allowance, sa ano natin. Yung teacher ko po, ano, shout out po kay Sir Eduardo Bertes. Yan. Yan yung isa sa mga humubog sa akin. Yan. Yeah, thank you, sir. So, yun. Pagka Sabado or Linggo, yan, kinukuha niya ako at tinatawagan or nadaanan dun sa bahay, kasi yung bahay namin ay medyo ano lang, malapit lang, ano po. Kasi nagpaaral sa akin sa college ay hindi ko naman mga kaano-ano, mga adopted parang parents ko, ano po, so mga guardian. Yan. Yun yung napaaral sa akin. So nagtatrabaho ako sa kanila, tapos nag-aaral ako. Yan. So kasi sabi ko nga, hindi naman kami mayaman, so kaya yun, nag-ano tayo. So, pag Sabado at Linggo, so pag may trabaho siya or may project, so dadaan yun sa bahay ano ng guardian ko, tapos sa tatrabahuin namin, tapos bibigyan niya ako pang allowance lang, pang project yun. Kaya hindi ako madalas na hingi na ng ano, ng pang project sa guardian ko. Kaya yun. Doon yung isa, kasi college pa lang, nag-i-experience na tayo. Then, nung nag-graduate tayo, yun, so, nagtrabaho ng konti sa, ano, kasi malayo, ano, sa sales. Then, pagkatapos nagtrabaho sa welding, nag-aral uli ng specialized course ng welding, yun. So, napunta tayo sa, ano yan, sa, yung parang fabrication din. So, kung ano-ano ang ginagawa, kung, basta related sa welding. So, yun ang experience natin sa industry, ano po, sa welding. Sa teaching naman po ay, ayun, ang experience ko lang po ay, yun lang. Magte-10 years pa lang tayo. So, medyo mababa pa yung experience natin at hindi pa tayo masyadong, sabi nga niyan, is magaling na magaling. Pero sinusubukan nating matuto. So, yun naman kasi sa mentoring, sa teaching, yun. So, lahat naman tayo is, sabi nga ni Charles Darwin na learning is a life, tama ba? Lifelong process? It's a lifetime process.
it's an never-ending battle. Tama ba? Kung na-recall ko pa. Yan, yung mga turo sa amin ni Sir Jonathan. Yan, Jonathan Arco, the Dean of College of Industrial Technology ngayon, as of the moment. Yan, shout out sir. Alright, so yun, okay, natagot ko na. Yan, kung may asawa na sa awa ng Diyos, yan, meron na din naman po. Okay. Ilan? Isa lang, syempre. Alright. Ano po ang inyong mga ginagawa na related sa welding? Paminsan-minsan po, kung may mga project-project, yun, so sabi nga niyan is kumukuha din tayo. Yun. So, dagdag experience lang naman. At saka sa ano, sa bahay. Yun. Mga project-project. So, ganun lang. Nakapokus po kasi tayo sa school. Ano po? Sa school kasi ngayon maraming trabaho sa school. So, kailangan focus tayo sa school kasi ito yung bread and butter natin. Pero syempre hindi naman tayo nagsasara ng pinto na one of these days magkaroon tayo ng negosyo or magkaroon ng ano, kasi yun naman talaga ang kailangan natin. Sabi nga niyan is nabubuhay tayo para maghanap ng ikagagaan ng buhay natin. So ito yung ikagagaan ng buhay natin na pagtuturo. So, yan. So, nagbo-vlog ako para ma-share ko din yung mga natutunan ko at yung experience ko dito sa aking kinalalagyan. Alright. Next question. Bakit po kayo nagbo-vlog? Di po ba mahirap pagsabayin ang teaching profession at saka pagbo-vlog? Kasi, nagbo-vlog ako. Although may mga ginawa talaga akong video, kaya lang malulungkot talaga yung sad experience ko yon, blinag ko siya. Ang reason talaga, nung una, yung reason talaga nung ano ko, kung bakit ako nagbo-vlog is dahil gusto ko na, sabi ko, bakit kasi ang ikli ng buhay ng tao talaga. No? So, hindi natin masasabi. Kaya sabi ko, what if mag-vlog ako? So, para kung sakali man, 'di ba? So hindi naman natin alam, God only knows. Kung sakali lang, so at least may iwan akong mga ganito. Sasalita ako, nandiyan kayo. So kahit wala na ako, nandito pa rin to sa YouTube. So kahit ilang beses balikan ng mga kamag-anak ko at ng mga nakakilala sa akin. So nandito pa rin ako. Ano po? So hindi lang isang week na maaalala ako ano doon sa burol. Ayun, yun yung iniisip ko noon. Like, pag namatay kasi ang isang tao, one week lang 'yon, one month na maaalala. Patapos noon wala na. Nailibing ka na, 'yun. Maaalala ka naman noon. November 1, November 2. So, ganun lang. Sabi ko, what if mag-vlog kaya? Then the second reason is yon, sa mga estudyante ko, kasi nakikita ko na yung mga estudyante ngayon mahilig sa gadget. Ano, mahilig sa gadget, tapos yung mga welding demo na pinapanood ko minsan sa kanila is English. So, hindi naman natin tinatawaran yung kakayahan ng mga estudyante. Kaya lang minsan hindi nila maintindihan masyado yung ano, kasi meron tayong language barrier, di ba? So hindi naman lahat ng mga estudyante ay, sabi nga niyan, madaling maka-cope up, madaling maka-adapt. So yun, sabi ko, what if maggawa ako din ng ano, maggawa din ako ng mga tutorial na related sa field ko, kasi field ko naman yun. So para pagka itinuro ko dito, yan, sa bidyong ito. So, minsan kasi ang mga estudyante ngayon, very short na lang yung ano, nagagamit nilang memory.
kumbaga sa computer, yung RAM na lang, ano? Tama ba? Yung long-term memory, hindi na nagagamit kasi siguro due to ano, modernization na din at saka century age ng panahon natin, ano? So, uma-adapt sila sa instant 'yon. So, sabi ko gagawa ako ng ano, why not gawa ako ng ano, gawa ako ng mga tutorial para sa kanila. Para kung sakaling itinuro ko ngayon, so ulit-ulitin nila, basahin, panoorin. So, maiintindihan kasi Tagalog, minsan binibikol ko. Yan, tapos ulit-ulit. Then sa application, magagawa nila, masusunod nila yung kung ano man yung itinuturo natin dito sa ano sa video, ano po. So, yon, kaya sabi ko gawa natin na parang solution na din kasi hindi na natin mababago yung ano yung trends ng kabataan ngayon na mas ginagamit nila yung short-term memory nila compare doon sa long-term memory. Kaya parang imbis na ano i-memorize, so 'di ba? So na ngayon ang mga bata, imbis na isusulat nila, ang gagawin pipicturean na lang, tapos isi-save sa phone, pero hindi naman yan babasahin. Pag kailangan na lang, katulad pag may test, bubuksan, kodigo. Yun. medyo, that is real talk, ano po, real talk talaga yun. So yun, isa yun na rason, then pangatlong rason is yung mga hobbies ko. Sabi ko, kasi yung mga hobbies ko naman is, iba-iba kasi yung hobbies ko eh. Ano talaga ako, mahilig magluto kasi natutunan ko talaga yung pagluluto masyado is doon sa nanay ng guardian ko kay Lola. Ano, so nasa heaven na si Lola kaya shout out Lola. Magaling kasi at masarap magluto si Lola, so pagka nagluluto talaga yon, ako ang inuutusan noon, tapos ako ang kumbaga pinaluluto kahit hindi pa noon ako marunong magluto, ano, kasi nagsimula ako sa kanila is pag-graduate ko ng grade 6 yon, so houseboy na nila ako, so yon pagka ano inaaral, pinag-aaralan ko yung pagluluto at saka yung ano yung proseso yan, kasi ano yon, sabi nga yan is ugaling Kastila, so kailangan pag sinabing isang beses dapat matutunan mo agad yan, so kaya yon, pinersa natin na matuto kasi yon naman talaga. So hindi naman dahil kay Lola, so wala naman ako dito yan, di ba, hindi ko naman matutunan yung pagluluto yan. Kaya yon, so nagkaroon tayo ng hilig sa pagluluto, kaya sabi ko i-store ko yung ano yung mga nakahiligan ko pagluluto, so kasi para pagka ano, 'di ba, lagi namang may improvement yon. Halimbawa na nagluto ka ngayon ng sinigang, so tinikman mo, so medyo may kulang, sa susunod ulitin mo lang tapos hanapin mo yung perfect taste yan, so yun ang ano, yun ang inaano ko noon, na sabi ko darating ang ano na parang pag na-store mo yan, pwede mong balik-balikan, pwede mong ulit-ulitin, di ba, so ganon yun. Then pagtatanim yun, isa ding ano kasi syempre yung magulang ko is magsasaka, single parent, nakita ko yung paghirap niya talaga, ano, tsaka mahilig siya sa ano talaga, or talagang yun ang ikinabubuhay namin noon, yung pagtatanim ng kamote, kamuting kahoy, kung ano-anong doma yun, kaya doon ko din sa kanya na adapt siguro yung pagiging mahilig sa tanim, at saka kay Lola pa rin, ano, doon sa nanay ng guardian ko na mahilig kasi si Papa, mahilig siya magtanim ng or magaling siya magtanim ng mga yung kinakain, ano, yung kinakain, kamote, kamuting kahoy, so forth, ano, then nyug, mga ganun. Tapos si Lola naman, combination, magaling siya. By the way, si Papa magaling din magtanim ng mga halaman. So
nung high school ako hanggang sa mag-college ako, kasi doon na nga ako kina Lola. Yun, parang na-enhance, ano, kasi mahilig si Lola magtanim, eh may ano sila, palayan sila, may taniman sila ng kung ano-ano, kaya yun, nagtatanim kami ng palay, minsan pag tagtuyot, nagtatanim kami ng kalabasa, talong, pichay, balatong, mariguso, yan, yeah, ganun. So, parang naano ko, na-adapt ko na din, kasi syempre, pagka magsasaka yung ano mo, yung ka-circle mo. So, yun, kailangan mo mag-adapt, hindi mo kailangan mag-deviate, di ba? So, yun, na-adapt ko yun. Tapos, mahilig si Lola nun sa mga flowering plants, mahilig siya doon sa mga halaman na magaganda, na parang hindi naman ordinary pero parang maganda sa kanya. So yun, ano ko, kaya makuti-kuti sa, sabi nga niyan sa Bicol is makuti-kuti sa garden. Yun, kaya yun, so sabi ko why not na isama ko na din. Kaya, di ba, yung tagline ko nga eh, di ba, yung tagline ko is Uragon, Soldador, Mentor, Cocinero, Hardinero, di ba? So, yon, kaya yung sa vlog ko, kasama yan. Pagtuturo ko, pag-welding, pagluto, at saka pagtatanim, para ma-share ko lang, share ko lang, yon. So, medyo mahaba na ang bidyong ito. So, kailangan nating i-cut muna. Ano po? Alright. So, i-cut muna ang bidyong ito kasi medyo mahaba na. Sa susunod na naman na pagtatanungan at pag question-answer portion natin. So, sana nakilala nyo pa ako ng lubusan. At sana ay... sabi nga niyan is naibenta ko yung aking sarili sa inyo para mag-subscribe kayo sa channel ko. Yan. Para i-follow nyo ang Facebook page natin. Yan. EGA Abanyo Gerarda Asyado. Yan. At maraming salamat po sa ating mga subscriber. Yan. So, sana po ay mas dumami pa tayo, at sana po ay panatilihin ninyong nakatutok at naka-subscribe kayo sa akin, at maraming salamat sa inyong lahat. Again, ito po ang inyong Kauragon, Soldador, Mentor, Hardinero, Cocinero, AJ, 1A, AGA, Gerard A. Ciao!